Magandang hapon, mga chikuting. Ako si Aholic Sinsi, Jimmy sa TV. Ngayon ay mag-Bible study tayo mula sa salita ng Diyos. Ngayon ay, ito ay first chapter. Ngayon. Tagalog Bible to Timothy. Chapter 1, verse 1. Si Pablo Apostel, Kristo Jesus, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Si apostol ni Kristo si Jesus, si Jesus, pamagitan ng kalooban ng Diyos daw. Sabi daw, si Jesus, pamagitan daw ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay nasa kay Kristo Jesus. O kay Jesus. Kay Jesus Christ. Chapter 1, verse 2. Kay Timoteo na akong minamahal na anak. Biyaya, kaawaan, ha? Kapayapaan na mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, sabi daw rito, yung mula sa Diyos, ang kanya, Diyos na Ama, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So Panginoon natin dito sa mundo si Jesus ng Diyos Ama natin. Ayan. Chapter 1 verse 3. Pag nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa aking kanunuan ay aking pinaglingkuran sa buni malinis na nawalang patid na inaalala ka sa aking mga dahil gabi at araw. So salita ng Diyos. Nagpapasalamat daw tayo sa Diyos mula sa kinaroroonan ay ating pinaglilingkuran sa budni malinis na walang patad na naalala, ha, na daing wala daw, walang patid na, sabi daw wala daw na patid na daing pag naala natin, sabi daw ng salita ng Diyos. Number 1 verse, chapter 1 verse 4 na tayo. Na kinasasagpakan kung makita kita na naalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Siguro. Sa toto, sabi daw dito, kinasasabakan kung makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha. O, sabi daw, pag nakita daw niya, inaalala daw na makikita ang pagluha natin upang ako'y mapuspos ng kagalang next video. Next, Genesis 8. Diba na to? Genesis 8. Yun. Verse 15. At nagsalita ang Diyos kay Noah na sinasabi. Genesis na, at nagsalita ang Diyos kay Noah at sa kanyang mga nakasama niya na sinasabi. So sabi pala rito, nagsalita daw ang Diyos na sinasabi sa kanyang anak nakasama niya na sinasabi. Sama niya, salita daw ang Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak na kasama niya at sinasabi. Genesis 11, at ang buong lupa ay isang wika at iisa ang salita. So, iisa lang pala ang salita at ang buong lupa natin, iisa. At buong lupa na iisa ang wika. Okay. Genesis 11 verse 7.
Halikayo, tayo'y bumaba at dyan din ang ating gluin ang kanilang wika na ano pa di salita iwag magkatalastasan sa kanilang salita. Sabi daw dito, halidaw tayo at bumaba dyan din sa ating guluhin ang kanilang wika na ano pa sila ay huwag magkatalastasan. Sabi daw dito sa salita ng Diyos sa Genesis 11 verse 15, sabi daw dito, huwag daw tayo guluhin ang kanilang wika at huwag magkatalastasan. Sabi daw dito. Next, Genesis 15. Verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matata, huwag kang matakot, Abraham ba? Abraham, ko ang iyong kalasag at ang iyong gantimpalang na lubhang dakila." Sabi pala, huwag daw matakot si Abraham kasi dahil sa kalasag at iyong gantimpala na lubhang dakila daw, sabi dito sa Genesis 15. At pagtapos sa pangunahin, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kaya Abraham. Dumating ang salita ng Panginoon para kay Abraham na sorry po si Kuya Boboy. Sorry guys. Back to ano muna pa tayo. Sabi daw, ulitin ko ah, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham para sa pangitain na nagsasabi, huwag daw siyang matakot, Abraham. Huwag daw siya dapat matakot kasi lubhang dakila daw pala ito. The last, almost done. Malapit na pa tayo matatapos. Genesis 15, verse 4. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. Narito daw ang salita ng Panginoon na dumating pala sa kanya na sabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana, kung hindi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. Ay nako, bag daw siyang kailangan daw na dumating kasi para hindi taong magiging tagapagmana kundi lalabas ang iyong sariling katawan. Sabi daw dito sa Genesis 15. So, galing na po tayo. Tapos na po tayo. Thank you Lord. Salamat po dito. Salamat Lord ngayon sa araw na ito. Pagalingin mo kami at salamat po. Bigyan mo kami ng galang. Itulong mo kami sa mahihirap na bagay para hindi po tayo mahirapan. Lord po, itulong mo po yung mga mahihirap na para sa labas. At sa ngalan ng Jesus, Amen. Amen, guys. In the name of the Father, to the Son, and the Holy Spirit, Amen. At pang-Christian, ay lalang po. In Jesus' name, Amen. So, yan lang po, guys. Salamat. Tapos na po sa salita ng Panginoon. Salamat po guys. Salamat po guys. Much good things. Subscribe po kayo at like yung video at share po sa inyong kamag-anak. Kasi ano po to, Christian and Catholic and Christian po, salita po ng Diyos. Salita ng Diyos po to. Ngayong end of March po. So yun lang po guys. Salamat po Panginoon. In Jesus name, Amen. Palisimo bupa. Thank you. Latest ng salita ng Panginoon.